mga kwento ni Felmo. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ng mama ko. Pero bago po yun, ibabahagi ko rin ang iba kong nakakatakot na karanasan habang ako ay lumalaki. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Ali. Pero sigurado akong kung maririnig ito ng mga kaibigan at kapamilya ko, ay makikilala nila ako kaagad. Marami po kasing nakakaalam sa kanila ng mga pangyayaring ito. Tubong Bulacan ako. Bata pa lamang ay mulat na ako sa mga karanasan tungkol sa multo, aswang at engkanto. Ito ang una kong kwento bago tayo madako doon sa pinakakaranasan namin ni Mama. Nasa 10 taong gulang pa lamang ako noon, taong 2001. Napagkasunduan naming tatlong magpipinsan na matulog sa ginagawang extended bedroom sa labas ng aming bahay. Puro kami babae noon. Karugtong po siya ng bahay namin pero nung mga panahon na yon, medyo bukas yung kwartong ito. May kataasan din kaya naman hindi gaanong malayo ang pagitan ng bubong nito sa pinakabahay namin. Safe naman kahit open ito kasi may gate pa rin naman yung bahay namin noon. Bukod pa sa gate na iyon, may gate pa ang compound kung saan kami kabilang. Sa isang gabi na yon, Sir Seth, mga bandang alas 2 ng madaling araw, habang abala kami ng pinsan kong tawagin na lang nating si Juana na nasa 12 taong gulang noon. Na ayun nga, abala sa mga Nokia phones namin. Bali tulog na ang isa pa naming pinsan na si Angel noon. Nasa 8 taong gulang pa lang. Walang ano-ano. May bigla na lamang bumagsak sa may bubungan ng bahay namin. Nabanggit ko nga Sir Seth na hindi gaanong malayo ang bubong sa amin dahil nakaangat ang tulugan na ito. Kaya naman ramdam na ramdam namin yung biglang pagbagsak nito doon sa bubungan na yon. At ilang segundo pa lamang ang lumipas, yung pinagbagsakan niya sa mismong lugar na yon. Narinig namin na merong mga mabibigat na yabag. Yung parang naglalakad mismo sa may bubungan. Doon pa lang, alam naming hindi normal na pusa o kung ano yon. Sa mga nakaranas na dyan na may umakyat sa bubong nila o di kaya may nagpapagawa ng bubungan, ganun na ganun ang tunog. Tapos ito pa, yung mga hakbang na yon, palapit na palapit sa amin, sa tapat mismo kung saan kami nakapwesto. Hindi ako makagalaw sa takot noon. Tapos ayon, biglang inilaglag ng pinsan ko sa akin yung cellphone niya. Pagtingin ko, meron siyang nilagay na text doon at binasa ko na lamang kasi hindi rin siya makapagsalita noon dahil sa takot. Tapos, habang papalapit ng papalapit ang yabag na ito, masuka-suka na kami Sir gawa ng bigla na lamang nagbago ang amoy ng paligid. As in sobrang baho. Parang malansa. Ang sabi ko nga, wala na yatang mas babaho pa sa amoy na yon. Kahit hanggang ngayon, walang makakapantay ng amoy nun, Sir Seth. Hindi namin mapaliwanag kung ano yung napapansin namin nun. Nagsasagutan na lamang kami ng pinsan kong si Juana sa text. Habang nangingilid na yung luha ko noon. Dahil sa unang-una, walang pader yung pwesto namin. Pangalawa, hindi kami pwedeng tumakbo papasok sa loob ng totoo naming bahay. Gawa ng nasa loob kami ng kulambo at konting galaw namin, may ingay kami na magagawa. Alam namin na maririnig kami ng nilalang na yon. At isa pa,
Siguradong may iwan ang pinsan naming si Angel. Gawa ng hindi namin ito magawang gisingin. Dahil siguradong mag-iingay ito. 8 taon. Tapos ayon, yung sumunod na kalabog, nasa lagpas na mismo namin. Paiyak na ako noon. Pero nagulat kami dahil ang sunod na narinig namin pagkatapos ng kalabog na yon, pagaspas. Mga 2 o 3 pagaspas lamang yun na para bang galing sa sobrang laking ibon. Tapos bumagsak ito sa bubong ng kapitbahay namin. Rinig na rinig pa rin namin yon. Nakiramdam kami. Tapos pagkatapos ng kalabog na yon, pumagaspas na naman. Saka merong kumalabog sa kabilang bahay na malapit rin sa amin. Rinig na rinig namin yung lahat, Sir Seth. At ang huling kalabog at pagaspas, malayo na sa pwesto namin. Kasabay nun, Sir Seth, ay meron kaming narinig na mga tawanan at malalakas na kwentuhan galing sa labas. Mga lalaki ito, nabobosesan namin yon. Kakilala namin na kung hindi ako nagkakamali, galing sa inuman. Maiingay sila kaya siguro nagambala yung palipat-lipat na mabahong nila lang na yon na hindi na namin naramdaman pagkatapos. Hindi kami nakatulog noon hanggat hindi magliwanag. Sumunod na araw, ikinuwento namin ito sa pamilya namin at napag-alaman namin na meron pala kaming buntis na kapitbahay. So alam na, di ba? Nakaka-relate ako sa mga napapakinggan ko sa mga kwento mo tungkol sa aswang. Kaya mas lalo akong naniniwala na ang narinig, naamoy at naramdaman namin nung gabi na yon ni Juana ay isang uri ng nilalang na ito na hindi mo aakalain na meron dito sa Bulacan. Ang pangalawang kwento na ibabahagi ko naman ay tungkol sa tinatawag nilang lalaking itim. May sarili po akong kwarto at mahilig akong abutin ng mga hating gabi kaya madalas kung ano-ano na ang nakikita ko pagpatak ng madaling araw. Nasasanay na lamang ako gawa ng hindi naman ako inaano. Gaya na lamang ng pagpapakita ng itim na anino sa loob ng bahay namin. Palagi ito, Sir Seth. Minsan, kahit magdalawang tingin pa ako o mapapalingon ako ng 2 beses sa kanya, andun pa rin ang aninong ito. Gumagalaw. Hindi ito yung tipong nawawala sa ilaw. As in buong-buo yung hugis ng anino na ito. Taong-tao, kumbaga. Tsaka maliban sa akin, Sir Seth, nakikita rin siya ng iba kong kamag-anak. At dahil sa naisip namin na baka bantay lang ito ng bahay, hinayaan na lamang namin. Maliban pa sa kanya, meron ding batang nagpapakita noon. Madalas itong nakikita ng mga pamangkin ko at mga pinsan ko. Sabi-sabi na tito ko daw po iyon na namatay noong 7 taong gulang pa lamang siya. So kami, kahit minsan nakakapanindig balahibo na talaga, sinusubukan naming baliwalain ang mga pagpaparamdam at pagpapakita na ito. Sabi ko nga hindi naman nananakit. Nagpapakita lang at nagpaparamdam. Pero noong sumapit yung puntong nagdadalaga na ako, Sir Seth, high school, nasa 14 o 15 taong gulang ako noon, nagsimula nang gumawa ng hindi kanais-nais ang itim na aninong ito. Nagkaroon ako noon ng tinatawag na lucid dreaming o sleep paralysis. Kung saan yung parang gising yung kaluluwa mo pero yung physical mo na katawan, tulog, o hindi mo magalaw. Alam ko po na meron ding ibang nakakaranas nito. Pero yung sa akin, sa tuwing magkakaroon ako ng ganong karanasan habang nakahiga, saka nagpapakita
ang lalaking itim na ito, Sir Seth. Pero sa pagkakataon na yon, para bang hindi na lang siya yung tipong anino lang. Itim na itim ito. Mabalahibo ang buong katawan. Mapula ang mga mata. Tuwing madaling araw sa kalaliman ng tulog ko, Sir Seth, bigla na lamang akong magigising at magugulat gawa ng hindi nga ako makagalaw. At sa pagkakataon na yon, magpapakita yung lalaking itim na ito. Hindi ito yung tipong malayo siya kung saan ako nakahiga. Pumapatong siya sa akin noon. Hinahawakan ang mga hita ko. Naririnig ko yung mga tao sa bahay namin na nag-uusap-usap sa labas ng kwarto. Pero ako, gising lang. Yung diwa ko gising pero yung buong katawan ko, hindi ko magalaw. Ultimong ang bibig ko, hindi ko mabuka para makasigaw. Nagdadasal ako ng paulit-ulit noon at umiiyak. Hanggang sa bigla na lamang akong magising ng naliligo sa sarili kong pawis, Sir Seth. Wala na ang lalaking itim na yon. Pero naririnig ko pa rin na merong nag-uusap sa labas ng kwarto ko. Kaya nakakasigurado ako noon na totoo ang lahat ng nangyaring yon. Ilang beses na nangyari yon. Hindi ko naman itinago yon sa pamilya ko kaya ang bilin nila sa akin. Lagi akong matutulog ng nakatagilid. Huwag nakatihaya. Sinunod ko naman yon. Pero hindi ko akalain na meron pa palang mas malalang mangyayari sa akin. Nagising na naman ako isang madaling araw noon. Hindi ako makagalaw so in-expect ko na ulit na magkakaroon ako ng ganong lucid dreaming. Alam kong sa pagkakataon na yon, nandun na naman siya, yung lalaking itim na ito. Pero sa mga oras na yon, gawa nga ng nakatagilid ako habang natutulog. Alam niyo kung nasaan siya. Nasa likuran ko. Nakatabi sa akin. Rinig na rinig ko sa tenga ko ang paghalakak na para bang halakak ng demonyo sa mga palabas. Yung parang nag-e-echo na napakalaking boses. Yung parang galing sa ilalim ng lupa. Ganon. Sinubukan kong magdasal noon sa pag-aakalang dahil sa dasal na yon, mawawala ang lalaking ito o ang presensyang itong nasa likuran ko. Pero alam niyo kung ano ang nangyari. Sinabayan niya ako sa pagdadasal ko habang tumatawa na. Para bang dinadaan niya sa biro ang lahat ng ginagawa ko noon. Sabi ko, wala na. Parang wala na akong maisip na kung anong paraan. Tsaka ang isa pa sa kinakatakot ko noon, Sir Seth. Sa dinami-daming karanasan ko sa lalaking itim na yon, ito yung kauna-unahang beses na napakatagal niyang nasa likuran ko. Tapos nang gagaya pa ng dasal. Tsaka bakit parang hindi ko magawang magising noon? Hindi ko lang sigurado kung nabanggit ko ba ito sa mga bibig ko o sa utak ko. Pero dahil sa halong inis, galit at takot noon, minura ko siya, Sir Seth. Tapos itong lalaking ito na nasa likuran ko, sumagot. Minura din ako. Umiyak ako lalo noon dahil ano bang ginagawa niya doon? Anong pakay niya sa akin? Sa awa ng may kapal noon, nakagalaw ako. Nagising ako, pero nanginginig ako sa takot. Agad-agad akong bumangon noon at ginising si Mama. Pati si Lola nalaman na rin yon. Bumalik ako sa higaan ko noon na hawak-hawak ang rosaryo sa magkabilang kamay at Biblia sa tabi ko. Nagsimula na rin silang samahan ako sa kwarto ko noon kasi napapansin namin na kapag may kasama ako, hindi siya umaatake sa panaginip ko.
Nagdesisyon na rin si Mama na ipatawas ako. Pero hindi nila ako pinasama noon. Nung pauwi na sila, sinabi ni Mama sa akin na ayon sa manggagamot, alam niya kung ano ang gumagambala sa akin. At medyo delikado daw talaga. Pero sabi ng Mama ko, hindi na umano sinabi kung ano yon pero gagawan daw ng paraan. Pero malakas ang kutob ko noon na merong alam si Mama kung ano nga yun. Kumbaga ayaw niya lang na ipaalam sa akin. Bali nagbigay siya sa akin ng papel noon na merong laman. Kabilin-bilinan niya sa akin na wag ko umano itong buksan. Yung isa nasa damit ko, yung isa nasa unan ko. Sa awa naman ng Diyos, matagal din akong hindi dinalaw ng lalaking itim na yon. Bali isang beses na lang siyang nagpakita sa akin. Nagising ulit ako ng madaling araw habang bukas pa yung ilaw. Katabi ko siya noon. Wala naman siyang imik. Kumbaga nandun lang siya sa tabi ko. Pumikit na lang ulit ako noon at nagdasal. At pagkatapos nga ay wala na. Hanggang ngayon. Wala na siyang pagpaparamdam. Madako na tayo sa pinakahuling kwento, Sir Seth. Yung pinakamain na karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo. Taong 2011 ito. Buntis si Mama sa bunso naming kapatid. Bali Mayo ng taon na yon, nakatakda ang kabuuan niya. Ako nasa 20 anyos na nangyari ito. 3 buwan bago ang kabuuan ni Mama. Iba't ibang hindi normal na pangyayari na ang naranasan namin noon. Lalong-lalo na ako. Isang beses, nagpaalam ako na pupunta sa birthday ng kaibigan ko. Dahil sa gabi ang selebrasyon, siguradong aabutin kami ng hating gabi noon kaya nagpaalam ako kay Mama na doon na ako matutulog. Doon sa gaganapan ng birthday. Pumayag naman siya gawa ng kakilala naman niya yung mga kaibigan ko at alam niya kung saan kami matutulog. Sumalinaw ang usapan namin na yun, Sir Seth. Hindi ako uuwi ng gabing yon. Iniiwasan din kasi namin noon na magantay si Mama at napupuyat ito. Kasi nga buntis siya at dapat alagaan niya rin yung sarili niya. Maayos naman ang birthday at maayos rin naman ang tulog namin. Pero nagulat ako, Sir Seth, noong umagang yon. Nandun si Mama at ginigising ako sa higaan ko. Pagkadilat na pagkadilat ko, meron akong halong pagtataka syempre na tumingin sa kanya. Kung bakit niya ako pinuntahan at napakaaga pa noong oras na yon. Hindi niya ugaling sinusundo kami, Sir Seth. Pero kitang-kita ko sa mukha niya yung pag-aalala noon. Pagkakita niya sa akin na nakadilat ako at nagsalita, napansin ko na biglang nawala yung pag-aalala niya sa mukha niya. Tapos sabi niya, sige, uwi ka na maya-maya ha. Sinilip lang kita. Diba? Takang-taka ako nun, Sir Seth. So inisip ko naman na baka napadaan lang siya doon at sinilip lang din talaga kami. Pero noong nagkausap na kami sa bahay, doon ko nalaman ang lahat. Nung gabi na nasa birthday ako at siya naman ay nasa bahay noon, bali yung bintana ng kwarto ko, kita yung gate namin sa labas. Kalaliman umano ng gabi nang maisipan ni Mama na pumasok doon sa kwarto. At sa laking pagtataka niya, napatingin ito sa may labas, Sir Seth. Nagulat siya nang makita niya ako na nakatayo doon sa labas ng gate namin. Akong ako umano ang nakita niya. Maiksi ang buhok. At kung ano ang suot ko nang umalis, yun din ang suot ko nang nakita niya sa labas ng gate na yon. Pero nakayuko lang daw ako. Sa sobrang pagtataka at medyo iba na ang pakiramdam ni Mama noon. Para bang kinakabahan. Hindi siya lumabas kaagad-agad. Dagdag mo pa yung buntis siya, di ba? Bawal lumabas ng gabi. So bali ang ginawa niya, kinuha niya yung cellphone niya at tinawagan niya ako.
Naisip niya rin umano na dahilan noon kung bakit nandun ako sa tapat ng gate. E baka nga umuwi ako dahil hindi na ako matutulog doon sa bahay ng kaibigan ko. Pero dahil nga sabi nila, iba na ang radar ng mga nanay. Mas pinili niyang magpakasigurado. Noong tinatawagan niya na ako, nagri-ring pero hindi ako sumasagot noon. Tumingin ulit siya sa nakikita niyang kamukha ko sa labas ng gate. Nakayuko pa rin umano ito doon habang tuwid na nakatayo. Nagtaka na siya gawa ng imposible naman na hindi ko hawak yung cellphone ko noon at hindi ko masagot yung tawag niya, diba? Tapos nalingat lang daw siya ng konti noon at pagbalik ng tingin niya sa gate, wala na ang nakatayo doon. Tiningnan niya ang oras, Sir Seth. 3:00 ng madaling araw. E nung oras na yon, tulog na din talaga ako noon sa bahay ng may birthday, kaya hindi ko rin nasagot yung tawag niya. Inantay niya umanong mag-umaga noon, saka siya nagpasama sa pinsan ko para puntahan ako. Ang pinag-aalala raw niya, eh baka may nangyari sa akin at baka nagpakita lang ako sa kanya. Pilit niya rin kinokontra yun sa isip niya kasi lumagpas na nga din ang 2 oras pero wala namang kumukontak sa kanila sa bahay kung merong may masamang nangyari sa akin. Kaya pala nung nakita niya akong bumangon at nagsalita, parang kumalma siya na parabang nabunutan daw siya ng tinik sa dibdib noon. Ito namang sumunod. Nagpaalam ako na kakain sa may labasan namin, sa may sizzling. Maaga pa noon, mga 7:00 ng gabi. Kasama ko yung mga kaibigan ko noon na maghahapunan nga doon sa kainan. Normal na paalam lang. Pinayagan naman kasi sa labas lang naman talaga namin yon. So bali nakaalis na kami noon. Tapos naghintay kami ng niluluto yung sizzling na ito. Medyo may katagalan kasi marami kami. Nang maluto, kumain na kami. Isipin niyo na lang kung ilang minuto o oras nangyari yon. Tapos ayun, Sir Seth. Bigla na lamang akong nakatanggap ng tawag galing kay Mama. Tinanong niya ako kung kakaalis ko lang daw ba ng bahay noon. Kasi matagal-tagal na umanong nagpaalam ako sa kanya na paalis na ako. So sabi ko naman kanina pa, patapos na rin kami sa pagkain noon at uuwi na rin ako. Sa kanya ikinuwento, Sir Seth, na nung mismong tinawagan niya ako, kakatapos lang magtanong ng tito ko noon. Nasa 2nd floor kasi yung kwarto ng tito ko. Tawag daw ako ng tawag sa kanya mula sa baba ng hagdan. Siguradong sigurado si tito noon na boses ko talaga yon. Akong ako. Bumaba umano siya at hindi niya ako makita noon. Kaya tinanong niya ako kay Mama. Sabay ito namang si Mama itinawagan ako. At ayun na nga, tinanong ako kung kakaalis ko lang daw ba. Sila-sila lang ang tao sa bahay noon, Sir Seth. At maski isa sa kanila, walang tumawag kay Tito. Si Tito nga buong buo ang loob na ako daw talaga ang tumawag sa kanya noon dahil sa boses na yon. Sa parte ko naman, matagal na akong nasa labas noon kasi kumakain na nga kami. At hinding-hindi ko tinawag si Tito noon. Kahit bago pa man ako umalis ng bahay. Marami pa akong nararamdaman na hindi ko mapaliwanag noon. Marami akong mga nagiging premonisyon. Yung biglaan na lamang na may papasok sa isip ko na hindi maganda. Yung ultimong mula sa kawalan. Biglang-bigla na lang talaga. Tapos yung mga iniisip ko pa na ito, napakasama, Sir Seth. Napaka-negatibo. Sabi nga nila, huwag isipin para hindi ma-attract. Pero hindi ko talaga kontrolado ito. Pilit at kusang pumapasok ang mga ito sa isip ko. So ito na. Dumating ang buwan ng Abril nung taong yon.
Dapat ay masaya ang buwan na yun, Sir Seth. Marso at Abril. Dahil sunod-sunod ang birthday sa pamilya ko noon. Pero ewan ko ba, kapag natatapos yung saya, bigla akong nakakaramdam sa gabi ng pagkabalisa. Laging pumapasok sa isip ko na manganak na si Mama sa susunod na buwan. Tapos, nakakaramdam ako ng takot. Lagi akong nagdadasal noon ng walang palya buong buwan ng Abril na sana hindi tama ang kutob ko, na sana walang masamang mangyari sa Mama at sa bunso kong kapatid. Hindi ako mapalagay noon. Gabi-gabi akong umiyak. At dahil nga sa takot ako mapagalitan kasi baka mapagsabihan pa ako na nag-iisip ako ng hindi maganda. At ako ang gumagawa ng ikakabahala ko. Wala akong pinagsabihan ng nararamdaman ko sa pamilya ko. At yung pakiramdam na hindi ako panatag, na parang may mangyaring hindi maganda. Ang pinagsabihan ko lamang noon ay ang nobyo ko. Yung tipong ang saya-saya mo. Ang saya-saya ng pamilya mo. Pagkatapos noon, bigla ka na lamang makakaramdam ng paano to? Baka huli na to. Baka hindi na ito mangyari sa susunod. Ganon. Sa mga nakakaramdam ng ganito, alam na alam nyo yan. Hanggang sa may maranasan na naman ako, kasama ko yung nobyo ko noon na tawagin na lang nating si Yan. Kalagitnaan ito ng Abril. Nagbabike kami noon isang gabi, pauwi na sa amin. Nauuna siya sa akin kasi nasa kalsada kami noon. Pagtapat namin sa isang bahay na medyo may kalumaan na, meron akong nakitang babaeng matanda na tumatawid noon. Meron itong tanikala o yung bakal na tinatawag nila na hinihila sa may paa niya. Para siyang pilay noon na hindi pantay ang paglalakad dahil sa tanikala na ito. Hindi rin buo ang kulay niya, Sir Seth. Yung parang bang kulay brown na parang kupas. Parang makaluma. Yung alam na alam mo na hindi siya tagamundo. Napakabilis niyang maglakad. Para bang naglalakad siya ng palutang noon. Tapos yung direksyon niya, Sir Seth, papunta sa nobyo ko. Kumbaga, magkakasalubong silang dalawa. Pagkakita ko sa kanya, napahinto ako. Hindi ako makagalaw noon sa sobrang pagkabigla. Ultimong mga paa ko, naninigas. Doon na ako napasigaw sa pangalan ni Sian. Paglingon na paglingon nito sa akin. Paulit-ulit ko lang sinasabi na merong babaeng tumawid, tapos nawala. May babae. Paulit-ulit lang yon, habang umaagos yung luha ko na takot ako. Napaka-alerto ni Sian nun, Sir Seth. Ang ginawa niya, binalikan niya ako kaagad at bigla niyang inilagay sa mga pedal ang paa ko. Sa kanya ako parang ginigising sa pagkakabigla. Hindi ko na alam kung paano niya ako nagawang maitulak gayong hindi ko maipedal ang paa ko noon. Nang makarating kami sa bahay, iyak lang ako ng iyak sa mama ko. Tapos itong si Sian, Sir Seth, bigla itong nagsalita. Nagpaliwanag ito kung bakit wala siyang halong pagtataka nang sumigaw ako. Nung oras kasi nang bigla akong sumigaw noon, saktong may napakalamig na hangin na dumaan sa buong katawan niya. Gumagapang umano ito. Kakaibang hangin na kinilabutan umano siya mula ulo hanggang paa. Kaya pagkakita niya sa akin na bigla na lamang tumulo ang luha ko, kahit na tulala lang. Agad na siyang gumawa ng paraan para makaalis agad kami roon. Pinasakay na lamang din sa jeep si Sian, pati yung bike niya, para hindi na siya magbike pa uwi dahil madadaanan niya na naman ang matandang bahay na yon.
kung saan may matandang babaeng tumawid. Sumunod na araw pagkatapos ng pangyayari na yon, meron akong natanggap na text galing kay Mama. Text pala niya yun nung gabi pa. Siguro hindi siya makatulog sa kakaisip at ayaw niya akong kinakausap tungkol sa mga ganon. Dahil pakiramdam niya lalo lang akong matatakot. Ang sabi niya sa text, Sir Seth, "Anak, mag-iingat ka palagi. Hindi na biro ang mga nararamdaman natin na konektado ka palagi doon. Natatakot na ako. Ingatan mo palagi ang sarili mo." Hindi ko malilimutan yan, Sir Seth. Kasi takot na rin talaga ako dahil alam kong lahat kami dito, iba na ang nararamdaman. Wala nang kababalaghang nangyari pagkatapos noon. Pwera na lamang sa mga nararamdaman kong pagkabalisa, pagkalungkot at pagkaiyak sa gabi. Dahil nga naaalala ko palagi ang premonisyon na naiisip ko na baka may mangyari na hindi maganda. Hanggang sa sumapit ang katapusan ng Abril. Mayo 1. Ginising ako ni Mama noon. Pupunta na raw siya sa ospital. Ako na raw ang bahala sa kapatid kong lalaki na sumunod sa akin. Dahil magpapasesaryan daw siya. So ako nagulat pa na parang wala lang ah. Kasi pupunta para manganak. Hindi kagaya ng iba na hirap sa paglilabor. Mayo 2. Pinanganak na ang kapatid kong bunso. Naging maayos naman ang lahat, Sir Seth. Saglit lang at nakarecover na si Mama. Kaso nung mga panahon na yon, hindi niya pa nakita ang kapatid ko kasi nasa nursery. Kinukuhanan na lamang namin ng litrato ang kapatid namin tsaka pinapakita sa kanya. Sabi ng mga nurses, sa susunod na araw umano, dadalhin na sa amin yung bunso kasi nga may mga test pang gagawin. Pero all good na daw at malusog. Sobrang pasasalamat ko noon, Sir Seth. Nagdasal ulit ako, sabi ko, "Lord, salamat po at mali ang gabi-gabi kong iniisip noon." Bali ang akala ko, tapos na ang pag-aalala ko noon. Nasa mabuting kalagayan si Mama at ang bunso naming kapatid. Mayo 3. Hindi nadala sa kwarto yung bunso namin kung nasaan si Mama. Sabi, naninilaw umano. Pero normal lang daw yon. Kailangan lang daw ng antibiotic. Sabi sa amin, sa susunod na araw na lamang umano. So sabi namin okay lang kasi palabas na rin kami ng ospital noon. Sabay labas na rin daw pagkakuha. Sumunod na araw, Mayo 4. Umaga. Masaya kaming nagkikwentuhan kasama ang kapatid kong lalaki. Si Mama, si Papa at si Sian. Pinauuwi na kami ni Mama noon kasi kami ni Sian ang nagbantay nung gabi sa kanya. Pero sabi ko wag muna, konting oras pa. Dito, biglang pumasok ang doktor. Nagulat kami nang sabihin niya sa amin ng harap-harapan na wala daw ba kaming balak magpasalin ng dugo kay Mama. Kasi kailangan na umano. Nasa medical field din ako, Sir Seth, nung time na yon. So alam ko noon pa lang na maling-mali na ang ginawang pagsasabi ng doktor na harap-harapan sa pasyente kung ano ang lagay niya. Kasi minsan kahit BP, hindi dapat sabihin sa pasyente, lalo na kung hindi normal. Dahil maaaring mag-cause pa ito ng pag-aalala at hindi ito makakabuti sa kanya. Kahit nalitong-lito sa nangyari, dali-daling naghanap si Papa ng dugo noon dahil wala ring available sa ospital nila. Ang ipinagtataka namin, isang araw na nakalipas pero bakit walang dumating sa amin na request o abiso na kailangan pala ni Mama ng dugo? Ang dahilan, nawala umano ng nurse yung papel na nagsasabi na kailangan ni Mama ng ganung procedure na hindi magandang lagay niya. Hanggang sa kami na lang apat ang natira sa kwarto noon. Nagulat na lang ako nang pinatatabi ni Mama sa kanya ang kapatid kong lalaki. At maya-maya pa, bigla na lang itong humingi ng tubig sa akin.
Oo, Sir Seth. Nangyari ang pinakakinatatakutan ko noon. Bigla na lang hindi makahinga si Mama. Nagtawag na ako ng doktor, ng nurses. Mula sa ground floor hanggang sa third floor, meron silang inakyat na oxygen tank. Tapos, paglapat sa ilong ni Mama noon, sabi niya wala umano siyang maramdaman. At pagka-check ko, walang laman ang tangke, Sir Seth. Nanlalambot ang tuhod ko noong mga panahon na yon. Ako ang kasama ng Mama ko at kitang-kita ko kung paano mag-iba ang kulay ng mukha niya. Mula sa maputla, naging kulay violet na ito o sa tinatawag nating nangingitim na. Pagkatapos nun, nagkabatik-batik na para bang kulay berde. Sobrang sakit na makitang nagkatotoo ang premonisyon ko. Sa harap ko, hinahanap ng Mama ko ang tita ko na kapatid niya. Sabi ko naman papunta na. Hinanap naman niya yung iba niyang mga kapatid, sabi ko tatawagan ko. Hanggang sa hinanap niya ang ate niya, Sir Seth, na nasa Amerika. Nasaan na daw? Takot na ako noon ng sobra. Tapos bigla siyang parang sininok at nagulat. Kumapit siya sa akin sabay sabing, "Diyos ko, huwag muna po ngayon." Muntik na akong mapaupo noon sa kinatatayuan ko. Lumabas ako sabay nagpanik na. Pero sa huli wala din. Nagkatotoo na, Sir Seth. Namatay si Mama. Yung pagkabalisa ko ng isang buwan, yung mga pangitain na nakikita namin, yung mga pagpaparamdam na patukoy sa akin at yung pag-aalala niya, hindi pala para sa akin lahat yon, kundi para sa kanya. Pero ang pakiramdam ko, Sir Seth, malakas ang kutob ko na dapat ako yon. Para bang sinapo o sinalo niya lang ako noon. Baka ako talaga ang dapat na mawawala. Pasensya na, Sir Seth, at masyadong mahaba at detalyado ang kwento kong ito. Para po sa mga magtatanong tungkol sa pangit na pamamalakad sa ospital kung saan nanganak ang Mama ko, hindi na po kami nagdemanda gawa ng nabigla kaming lahat at nagluksa. Pero sarado na po iyon ngayon sa dami ng mga nagreklamo. Nakahanap ata ito ng karma nila sa ibang tao. Sa ngayon, asawa ko na si Sian, ang boyfriend kong kasakasama ko rin sa mga pinagdaanan kong ito. Pinalaki naming lahat ang bunso kong kapatid na punong-puno ng pagmamahal. Kaka-10th birthday niya lang nitong May 2 at kaka-10th death anniversary naman ng Mama ko noong May 4. Na-diagnose ako na merong anxiety and depression dahil sa pangyayari na yon. Madalas ay bigla na lang akong parang nandun sa pangyayari na yun, Sir Seth, na nasa harap ko ang Mama ko na naghihirap. Hindi ako makahinga kapag ganoon. Malinaw na malinaw ang lahat sa akin. Madalas ay mas naaalala ko yung masakit na oras na yon kaysa sa masasayang araw na magkasama kami. Lumala pa nitong pandemic. Nababalisa ako ng mga panahon na ito, Sir Seth, kasi biglang sumasagi sa isip ko na baka isa sa amin ang tamaan ng COVID at hindi kayanin. Tapos noong nakaraan, biglang sumagi sa isip ko na meron akong mamamatay na malapit na kaibigan. Dasal ako ng dasal noon. Pero iyon, bigla naming napag-alaman na stage 4 cancer na ang sakit ng isa sa mga kumpari ko. Nawala na rin siya, Sir Seth. Naisip ko minsan, baka pinaghahanda lang ako sa mga premonisyon kong ito para hindi nakakabigla. Pero ganun pa man, sobrang sakit pa rin. Ngayon, Sir Seth, may premonisyon na naman akong nararamdaman patungkol sa akin. Pakiramdam ko bigla na lang akong mawawala. Pilit ko itong nilalabanan kaya kung mapapansin mo, puro tungkol sa mental health ang post ko sa Facebook. Kasi sobrang hirap na maranasan yung mga bagay na una naiisip mo lang, tapos biglang magkakatotoo. At hindi mo na mababawi kahit kailan. May mga pagkakataon nga na gusto ko nang isulat ang buong buhay ko. Pagkatapos nun parang pakiramdam ko ay darating na ang oras ko.
Palagi ko yung naiisip kahit ayaw kong isipin. Anong malay natin, Sir Seth, diba? Walang may nakakaalam. Maraming salamat sa pagbabasa at kung ibabahagi mo ito sa channel mo, Sir Seth. Malaking bagay na naibahagi ko ito sa iyo. Ikaw na ang bahala kung paghahati-hatiin mo ang kwento ko kasi masyado yatang mahaba. Ipagpatuloy mo pa ang pagnanarit. Marami na akong napakinggan. Pero sa iyo ko gustong ibahagi ang kwento ko gawa ng parang komportable ako sa iyo. Maraming salamat. More power. And God bless.